11 ng Agosto, 19 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Maghintay kayong bihis at handang maglingkod na may nakasinding mga lampara. Maging tulad kayo ng mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon. Pauwi siya mula sa kasalan at agad nilang mabubuksan ang pinto pagdating niya at pagkatok. Mapalad ang mga lingkod na iyon na matatagpo ang naghihintay sa Panginoon pagdating niya. Maniwala kayo sa akin, isusuot niya ang damit pantrabaho at pauupuin sila sa hapag at isa-isa silang pagsisilbihan. Dumating man siya sa hating gabi o sa madaling araw at matagpuan niya silang ganito, mapalad ang mga iyon. Isipin niyo ito, kung nalaman lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras ng gabi ang dating ng magnanakaw, hindi sana niya pababayaang looban ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayo dahil dumarating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo inaakala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, mabuting katiwala, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ito ang mga katagang umaalingaw-ngaw sa Ebanghelyo ngayon. Hamon sa tao na piliin ang mga bagay na nakapagdadala sa kanya ng tunay na kaligayahan at kapayapaan ng kalooban. Maraming tao, tulad ng mga politiko at mga mayayaman o maging isang mahirap na magnanakaw, ang tila hindi natitighaw ang pagkauhaw sa kayamanan. Nais nilang kunin ang lahat ng mga bagay. Kasakiman ang tawag dito. Hindi sila nasisiyahan. Mayroon na sila. Gusto pa nilang agawin ang sa iba. Gusto nilang magkaroon ng mas marami pang mga ari-arian at mga kayamanan dito sa lupa. Pero dapat nating tandaan na tuwing mayroon tayong natatanggap na bagay, hindi natin ito pag-aari. Katiwala lamang tayo ng Diyos. At bilang katiwala, dapat maging mabuti tayong katiwala. Pero paano nga ba maging mabuting katiwala? Ang mabuting katiwala ay tapat sa kalooban ng kanyang Panginoon. Sabi nga sa Ebanghelyo, alam ng alipin o katiwala ang kalooban ng kanyang Panginoon at tinutupad niya ang ipinapagawa nito. Totoo sa kanya ang panalangin, "Sundin ang loob mo dito sa lupa gaya ng sa langit." Ibinibigay ng Diyos sa lahat ang pagkakataong makapasok sa kanyang kaharian. Subalit, mayroong mapupunta sa impyerno. Hindi dahil sa dinala sila ng Diyos doon, kundi dahil pinili ng mga taong iyon na pumunta sa impyerno. Dahil sinunod nila ang sariling kalooban sa halip na ang kalooban ng Ama sa langit. Nais ng Panginoon na makibahagi tayo sa kanyang paghahari. Subalit, kailangang maging handa tayo. Kailangang mag-ipon tayo ng kayamanang hindi nawawala tulad ng kabutihan sa kapwa, malasakit sa mga dukha, at pag-ibig sa mga hindi kayang suklian ang ating pagmamahal. Masdan ang pang-araw-araw na buhay mo. Ano ba ang mga bagay na mahalaga sa iyo? Kung anong pinahahalagahan mo, iyon din ang pag-uukulan mo ng lakas at panahon. Naway pahalagahan mo ang mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Higit sa lahat, ang buhay mo at kapwa mo. Bilang isang mabuting katiwala, tuparin natin ang kalooban ng Panginoon. At kung marami ang ipinagkatiwala sa atin, malaki din ang inaasahan sa atin.